President Rodrigo Duterte, new Philippine Air Force commander to continue modernizing PAF. Manila, President Rodrigo Duterte on Friday urged the new Philippine Air Force PAF commander Rozzano Briguez to continue a program of reform and modernization that would make the Air Force responsive to national security. Duterte made this challenge when the Briguez officially took over as head of the new PAF, replacing Lieutenant Gen. Galileo Gerard Kintanar during the command change ceremony held at Villarmor Air Base in Pasay City. General Briguez knows that we will continue to face threats and challenges when we realize our aspirations for real change and lasting peace. I believe you will continue the progress of the Air Force through a program of reform and modernization that will transform organizations into organizations that are responsive to national security and development and credible external defense forces, Duterte said in his speech. The commander also boldly brigadier to involve all stakeholders and the community in maintaining state security. Duterte called on PAF forces to support Briguez's leadership and to continue to do your job well. We intensified focused military operations to maintain state security and stability. In addition to civil military operations, to encourage more group members to allow the state to surrender. Filipinos are truly grateful for your service and sacrifice, which has maintained peace and defended the freedoms we enjoy today. I keep asking for your unwavering support so that today, I can say that we have created a safer and safer, and truly, progressive country for our children," he said. The president thanked Kintanar for the success of his duty tour, especially in his efforts to safeguard the country's security and stability. Under Kintanar's competent leadership, Duterte said PAF reached thousands of hours of flight and carried out thousands of sorties and transported nearly 160,000 passengers and transported more than 160,000 pounds of cargo, all in support of our territorial defense and security operations. Duterte also praised Kintanar for working with other units of the Philippine Armed Forces and other institutions. During his tenure, General Kintanar has proven his commitment to the task as highlighted by his valuable contribution in ensuring security and stability in the Philippines, as well as humanitarian assistance and assistance during the typhoon, a year-long disaster, Duterte said. All this proves General Kintanar's exemplary leadership and the collaborative efforts of brave men and women from the Philippine Air Force, he added. Source: pna.gov.ph. Pangulong Rodrigo Duterte bagong komandante ng Air Force ng Pilipinas upang patuloy na pag-modernize ang PAF.
Manila, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes ang bagong Philippine Air Force (PAF) commander na si Rozzano Briguez upang ipagpatuloy ang isang programa ng reforma at paggawa ng makabago na gagawing responsibilidad ng Air Force sa pambansang seguridad. Ginawa ni Duterte ang hamon na ito ng opisyal na kinuha ni Briguez bilang pinuno ng bagong PAF na pinalitan si Gen. Galileo Gerard Kintanar sa seremonya ng pagbabago ng command na ginanap sa Villarmor Air Base sa Pasay City, pangkalahatang Briguez. Alam namin na patuloy naming haharapin ang mga pagbabanta at hamon kapag napagtanto namin ang aming mga aspirasyon para sa tunay na pagbabago at pangmatagalang kapayapaan, naniniwala ako na. Ipagpapatuloy mo ang progreso ng Air Force sa pamamagitan ng isang programa ng reforma at paggawa ng makabago na magbabago ng mga organisasyon sa mga organisasyon na tumutugon sa pambansang seguridad. At pag-unlad at kapanipaniwala na panlabas na puwersang pagtatanggol. Sabi ni Duterte sa kanyang pagsasalita, ang commander din ay may matapang na brigadier na kasangkot ang lahat ng mga stakeholder at ang komunidad sa pagpapanatili ng seguridad ng Estado. Tinawagan ni Duterte ang puwersa ng PAF na suportahan ang pamunuan ni Briguez at patuloy na gagawin ang iyong trabaho ng mabuti namin. Pinalalakas ang nakatuon na mga operasyong militar upang mapanatili ang seguridad at katatagan ng Estado. Bilang karagdagan sa mga operasyong sibil-militar upang hikayatin ang higit pang mga miyembro ng grupo na pahintulutan ang Estado na sumuko. Ang mga Pilipino ay tunay na nagpapasalamat sa iyong serbisyo at sakripisyo na nagpapanatili ng kapayapaan at ipinagtanggol ang mga kalayaan na tinatamasa namin ngayon. Nanatiling hinihiling ko ang iyong matibay na suporta upang sa ngayon, maaari kong sabihin na lumikha kami ng isang mas ligtas at tunay, progresibo, bansa, para sa ating mga anak. Sabi niya, pinasalamatan ng Pangulo si Kintanar para sa tagumpay ng kanyang tungkulin sa paglilibot, lalo na sa kanyang mga pagsisikap na pangalagaan ang seguridad at katatagan ng bansa. Sa ilalim ng karampatang pamumuno ni Kintanar, sinabi ng Duterte na ang PAF ay umabot ng libu-libong oras ng paglipad at nagsagawa ng libu-libong uri at nagdala ng halos 160,000 na pasahero at nagdala ng higit sa 160,000 libra ng kargamento, lahat. Sa suporta ng aming mga operasyon sa seguridad at seguridad ng teritoryal. Pinuri din ni Duterte si Kintanar sa pakikipagtulungan sa ibang mga unit ng Philippine Armed Forces at iba pang mga institusyon sa panahon ng kanyang panunungkulan. Napatunayan ni General Kintanar ang kanyang pangako sa tungkulin na itinampok ng kanyang mahalagang kontribusyon sa pagtiyak ng seguridad at katatagan sa Pilipinas. Gayun din sa makataong tulong at tulong sa panahon ng bagyo, isang taon na kalamidad, sabi ni Duterte. Ang lahat ng ito ang nagpapatunay ng huwarang pamunuan ni General Kintanar at ng mga pagsisikap ng matapang na kalalakihan at kababaihan mula sa Philippine Air Force, dagdag na pinagmulan niya .gov.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.